Ay, nakakatuwa. Tinitingin ako. Eh, kita mo, sa mga previous podcast po natin, kung saan, isa rin nung 90s or early 2000 na nagtambal itong sina Heart Evangelista at saka si Jericho Rosales, di ba? Naalala niyo yung mga panday ano nila noon na talaga namang wow, isa sa pinakakinastusan talaga. Ako, I was there. Part ako nung promotion nung series na yon sa ABS-CBN. Talaga namang isa sa masasabi kong pinakamagastos na fantasy action serye ng ABS-CBN noon, ang panday ni Jericho Rosales. At talaga namang kasi talagang sumakay sila doon sa love team nung dalawa na talagang kulang na lang yata yung magpakasal, etc. Kasi talaga in love sila sa isa't isa. But sad to say and unfortunately, hindi nga sila nagkatuluyan. And hindi rin po kumita masyado yung pelikula. Isa yung sa mga sasabi nilang pinagkagastahan na hindi yata nakabalik yung investment. At parang hindi rin masyadong nireceive ng mga subscribers talaga tawag, ng mga televiewers, ng mga mahihilig sa TV noon, kasi nga for one reason or another na hindi natin alam, kasi that time sikat na sikat talaga yung tambalang Jericho Rosales at Heart Evangelista pagkatapos na kumawala or makawala sa tambalang Christine Hermosa itong si Jericho Rosales. O di ba si Echo, isa yan sa mga pinaka top leading men. Actually, mas una pa siyang sumikat na talagang sikat na sikat kina Dieter Ocampo at Papa P, Piolo Pascual. O di ba? Noong sa hilera nila ng mga hunks na tinatawag noong araw, si Jericho talaga ang maraming mga teleserye, mga movies, na mga endorsements na talagang siya ang laging kinukonsider. But then again, lumilipas nga, 'di ba? Kagaya nga ng mga sinasabi natin sa mga panahon naman ngayon na 2020 something na, eh marami nga tayong mga siniship na mga young couple, magkatambalan, pero hindi nga sila nagkaka-endingan. Pero nakakatuwa na ngayong 2024, back to as a present na panahon, alam natin na meron ng 20 plus years old na anak itong si Jericho na ang pangalan ay Santino. Santino nga ba? Pagkatapos, ang gwapo rin no, nung bata, model-model din. At mukhang papasok na rin siya sa showbiz. And of course, naging controversial din itong si Echo kasi nga, nachichismis na nagkahiwalay sila ng kanyang asawang si Kim Jones, na kesyo may annulment na, blah, 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 and so on. Hanggang sa kinumpirma na nga rin po ni Echo na walang ganun. Na they're still very much on, they are still very much in love and married to each other. And same goes with Heart Evangelista na nakakatawa din na naging love story kasi di ba after Jericho, naugnay siya dito kay Daniel Matsunaga. Di ba naalala mo pa yun na pumunta pa sila ng Brazil? Di ba? Pagkatapos pagbalik nila ng Philippines, break na sila. Nako, isa sa mga nakakatawa. Ayun, pagtawa na, pero di ba slightly nakakatawa talaga siya kasi magjowa kayong pumunta ng Brazil, pagbalik nyo break na kayo for one reason or another, hindi na lang natin po inalam at ayun na natin pag-usapan pa yan hanggang sa na-involve nga siya dito kay Senator Chis, kay kumpareng Senator Chis Escudero naging hiwalay din, nagkaroon din may mga scandal at kontrobersiya din sa kanyang love life, di ba, kasi may anak siya doon sa kanyang previous wife na nagkaanak pa. Kambal ba yun anak nila doon? Tapos kaya instant family sila. Nung maghiwalay sila, nung ma-annul na ang marriage niya, si dahil sa pambubuyo o panunukso nito ni dating Senadora at ang tinatawag nating the president that we had, that the Philippines never had. O di ba mga ganon? Ang yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago na naging parang baby niya, anak-anakan niya itong si Heart. So siyang nagtulay-tulay hanggang nagka-developan at marami rin mga sinuong na kontrobersiya itong mag-asawa na to kasi nga hanggang sa mga panahon ngayon hindi pa rin sila nagkakaroon ng sarili nilang anak. Gagaya ni si Kim Jones din at saka si Jericho, walang anak ano. Kasi yung anak ni Jericho na yung Santino, anak niya yun sa previous ano niya, relationship niya. So, kaya siguro nagkakachismis-chismisan ng kung ano-ano. Tapos, itong si
si Heart nga, alam naman nating lahat na siya ang tinatawag nating diyosa sa mga rampahan, especially sa Paris, sa London, sa Italy, sa New York, sa kung saan sa pambahagi ng mundo na talaga namang pagiging fashionista ang kanyang bit-bit na imahe. At imahe para sa Philippines. So, doon siya na-involve. And ang haba na ng kwento ko, ano, pero para lang matrace lang natin, ano, kasi nakakatuwa yung recent na nangyari sa kanila sa isang event na kung saan mayroong parang endorser doon si Heart. Tapos guest naman itong si ano, guest performer naman itong si Echo. Tapos nung makita sila sa lobby, isang kilalang hotel yun dito sa Manila, hindi ko lang sigurado kung ano. Nakalimutan ko yung pangalan. So nung makita sila doon sa lobby, talagang very warm ang kanilang pagbeso-beso, may hug pang kasama, and nagkakwentuhan pa ng slide. Tapos niloko-loko pa, kinakantsaw-kantsawan pa daw ni Heart itong si Echo na parang, o ayusin mo ang pagbubruno Mars mo ha, or chuchuchucho, kasi nga performer nga itong si Jericho, na parang amazing kasi isa nga si Echo sa pinakamagagaling nating aktor, and yet hindi siya ngayon aktibo sa paggawa ng teleserye, pero ang alam namin, meron po siyang ilalabas pong pelikula na parang ginawa pa abroad or what na pinaghahandaan, kasi this is parang collaboration ito ng international company or production outfit saka ng isang local outfit, kung hindi ako nagkakamali, Viva or what, na papalabas na rin sana yan within the year. Tapos as dahil sa husay nga ni ano, siguro kailangan siyempre kumita, may mga endorsements pa naman siya, tapos may mga negosyo naman siya, at dahil hobby naman talaga niya or passion niya ang pagkanta-kanta, so ayun, naging performer siya dun sa isang event na ang endorser nga, ang isa sa mga endorsers ay si Heart Evangelista, ang alam ko pa kasama pa dun si ano, yung bilyonarya, si Small Laude. Yeah, di ba? So nung nagkitaan yung dalawa, ang saya nung kanilang ano, ang saya nung kanilang bantera, yung kanilang palitan ng mga pagkukumustahan siguro and everything. At doon na nga kinumpirma ni Jericho na yung mga napapabalitang hiwalay na sila ni Kim ay hindi po totoo. So ang saya lang kasi ako rin bilang bahagi din ng aking katandaan kasi syempre panahon pa ako ni na Susan Roses. Hanggang inabot ako ng mga ATV at mga Sharon, ang sumunod pa sa kanila sina Judy Ann, di ba? Ito na nga sina Jericho. Naging malaking supporter din ako ng Echo Heart at saka Echo Christie nung araw. Kasi nga, bukod sa kababayan ko, pag kami nag-uusap niya ni Echo nung mga time na talagang may mga pagkakataon kami maging close, nagsasalita po kami yan in Bicol kasi meron po siyang roots sa Bicol, sa somewhere in Albay. So, pag nag-uusap kami, nagkukwentuhan, ang saya-saya lang. Bigla ko tuloy naalala si ano, yung nanay ni Baron Geisler, paano pasingit lang ako kasi bigla ako naalala kasi nung may mga programa pa po ako sa ABS-CBN, lalo na sa DZMM, parati ako nilulutuan ng laing nung nanay ni Baron Geisler kasi mga taga-Bicol din po sila. O, ngayon si Baron ay alam nating sikat naman pa rin at talagang aktibo at talaga namang yung pag-ending nung senior high ay talaga namang boom, di ba? But anyway, balik tayo kay Jericho. Sana nga ako wish ko talaga na one of these days, especially ngayon na aktibo di tayo sa paggawa ng pelikula, mga teleseryeng magaganda, sana naman ay may makaisip na producer dyan na pagsamahin sila ni Heart. O di, lalo ngayon na si Heart at saka si Marian Rivera ay talaga namang very good friends na rin ngayon, na may mga pamilya sila, iba na yung level ng kanilang pagiging mga babae. So, ang feeling ko, makakahanap ng magandang material. Tapos, di ba, kung may Marian, may Heart, may Ding Dong, may Jericho. Di ba? Saya-saya siguro ng ganung proyekto. Ano? Kung bilyonaryo kami na siguro nag-produce. Dahil sabi nga namin, isa ito sa mga artista or dalawa sila sa mga artista nung araw na talaga namang alam naming magagaling. Si Heart Evangelista is a very good actress. In fact, kung aking natatandaan, ay meron din siyang Famas Award. Best actress din yan. Kagaya rin ni Jericho Rosales na wow. Diba? And of course, si Ding Dong and Marian, alam natin na ganun din. At yun yung mga level nila. Yan yung mga magkakasabay sila. Dennis Trillo, Jenny Lynn Mercado, mga ganun. So, ang saya lang. Isa po kami sa natutuwa dito sa Unbearable Channel na nasaksihan natin. Muli natin nakita sa public na may ganitong relationship. And of course, tuwan-tuwa naman din dito ang ating mahal na senador at kumparing si Chis Escudero kasi gusto niya ito para sa kanyang asawa. And kung ano nga sabi nga natin, kung ano man
ang plano sa kanila ng nasa taas, na magkaroon sila ng mga sarili nilang mga anak. Kasi nga, sabi nga natin, hindi pa rin nagkakaroon ng sariling anak si Hart at si Cheese. Gayun din naman si Kim at saka si Jericho. Sana very soon, di ba? Kung talagang ipagkakaloob sa kanila ng puong may kapalya ng nasa taas, eh talagang darating naman po yan. Kagaya ng pagdating po ninyo sa aming munting channel dito sa Unbearable Channel, ako ang inyong Papa Unbearable Ambet Nabos. Nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa aming po mga sponsors, lalong-lalo na kay Nanay Christopher Min, dahil napakaganda ng aming painting na may mga banana something. At nagpapasalamat din sa iyo, Nanay Christy, at kina Tina Roa, kay kapatid na Rene de Leon, o di ba nanonood sa atin si Papa Rene din sa San Mateo sa USA, di ba? Na nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-lunch ba, kain ba, na sabi nga ni Niyong, ang kanyang paboritong adobo na maraming bawang ay talaga namang nakapagpasaya sa aming dalawang mag-ama, di ba? And of course, Nyquist, di ba, ginawa background ko dito sa ano, ang saya lang. Maraming salamat po, ako ang inyong likod, Papa Unbearable Ambet Nabos, nagpapasalamat.